Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At tayo po ay magbibigay ng opinion at reaction dito po sa isang napakagandang balita. Breaking news po to kahapon sa ating bansang Pilipinas na kung saan ang isa sa mga arkitekto ng kawalanghiyaan, ang kadimonyuhan, ang sanhi ng pagkakamatay ng mga karamihan natin kababayang Pilipino, lalo na ang mga kabataan, ang mga magsasaka, no, yung mga maralitang Pilipino na kung saan sila ay nagbuwis ng kanilang buhay nang wala namang kapararakan. Ito po yung tinutukoy nating isang alamat ng kadimonyuhan, no? Isa po ito sa mga tinatawag nating mga nasa triumvirate of evil sa Pilipinas. Walang iba kundi si Jose Maria Sison ay patay na po. Kahapon po, December 16 sa Netherlands, at the age of 83 years old, siya po ay nakipagkita na sa kanyang amo na si, alam nyo na, ika nga ni Mayora at BP Inday Sara, may his soul rest in peace. Hindi po maganda po yun, no? At least nakikidalamhati siguro si Mayora, pero sa akin po, ako po ay natutuwa. Dahil isa sa mga nagpalaganap ng karumaldumal na krimen, nagpalaganap ng kasinungalingan na hanggang ngayon hindi pa matapos-tapos. Nang dahil sa kanila, kasama niya si Ninoy, yung si Buscaino, at yung mga rebelde na ngayon ay terorista na. Silang dahilan bakit marami ang namatay na kapwa nating Pilipino. Dahil sa maling paniniwala, dahil nais nila i-take over ang demokrasya ng bawat Pilipino, ang democratic form of government, no? At itaboy ang lehitimong pamamahala noon ni Pangulong Edralin Marcos Sr. Dahil sa kanila, hanggang ngayon, lugmok sa kahirapan ng bansang Pilipinas. Dahil sa kanila, marami pa rin kabataan ang nalilinlang at mga kapwa nating Pilipino na sumasapi sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Nang dahil sa taong ito, yan po, si Joma Sison na tinatawag nila na leader ng CPP, NPA, na founder ng CPP, no, ay nakipagkita na sa kaniyang amo at sa kaniyang mga kasamahang mga evil. Dito lang po kayo makakakita, mga kababayan, na kung saan karamihan po ng mga kababayan nating Pilipino ay masaya pa dahil siya po ay pumanaw na. Tanging yung mga kaalyado niya lang ang nagdadalamhati. Pero majority of the Filipinos are happy na malaman na siya ay nakipagkita na sa kanyang amo. Ito po yung sabi ng CPP Chief Information Officer na si Mr. Balbuena. To quote the statement, "The greatest Filipino of the past century bereaved us peacefully last night." Sa aking opinion, he is not the greatest Filipino of the past century. He is the greatest traitor to the Filipino people of this century and the past centuries. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mabubuo ang tinatawag na CPP, MPA, NDF. With the help of his comrades. Alam nyo na kung sino. Oo, minulat niya sa kanyang libro ang problema ng kahirapan ng Pilipinas. Pero tama ba yun na gamutin ninyo ang problema ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aaklas, sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa gobyerno, sa pamamagitan ng armas?
na kapwa Pilipino ninyo, pinapatay ninyo? O ngayon, naging mas masahol pa po ang inyong grupo dahil pinapatay nila ang mga taong hindi susunod sa kagustuhan nila. Kung pro-mahirap kayo, pro-poor kayo, bakit ang tinatamaan ninyo ng inyong mga armas, ang sinasaktan ninyo ay puro mahihirap? Ang kinokotongan nyo ay mga mahihirap. Yan ba ang tamang sagot sa malaking problema ng ating bansa na kung saan ang mga oligarko ang nagpapatakbo? Di po ba? Ilang buhay ang binuwis niyan ng taong ito dahil lang sa kanyang, sabi niyang, kailangan pantay-pantay, sa kanyang Marxist-Leninist, Maoist thinker, patriot, international and revolutionary leader? Patriot? No. Kung patriot ka, bakit ka tumakbo dyan sa ibang bansa? At ito namang the Netherlands, tinanggap ka. Hindi nila inisip na ikaw ay isang malaking peste sa bansang Pilipinas na marami kang ibinuwis na buhay. Kaya ngayon, kayo-kayo lang, mga kakampi niya, ang mag-mourn sa iyo. Pero kaming mga taong nais ng kapayapaan, nais na mawala na yung CPP, NPA, NDF sa bansang Pilipinas at makapag-forward through progress, no? At mawala ang terorismo sa aming bansa, eh tuwang-tuwa pa po. Tingnan nyo, iilan lang kayong nagbubunyi. At eto pa po, no? Base po sa Philippine News Agency, eto po ang sinabi ng National Department of National Defense. Death of Joma shows crumbling CPP, NPA, NDF leadership. Tama po yun. Sa palagay ko, ito si Joma ay beside sa may sakit, nadagdagan pa. Kaya tuluyang nang nakipagkita sa kanyang amo, no? Na-stress po yan. Kasi binuo niya ang kanyang grupong CPP noong 1968. Pangulo niyan, si Pangulong Marcos Sr. Eh, sinong pangulo ngayon? Umikot lang. Marcos Jr. Oh. Tapos nung pinaalis nila si Marcos Sr., pumalit si Cory, kaalyado ng kaibigan niyang si Ninoy, asawa, 'di ba? Kaalyado nila, pero ano? Sumuko ba sila? 'Di ba? Umalis siya. Tumakbo siya sa Netherlands noong 1987 after na mag-breakdown ng peace talks between them and the government ng Cory Aquino. Pinalaya sila. Dapat nga magpasalamat pa siya kay Marcos Sr. dahil binuhay siya. Dapat nga yan, death by firing squad yung mga yan eh. Pero binuhay sila, bakit? Dahil mahal ni FEM Sr. ang kapwa niya Pilipino. Hindi niya kayang pumatay ng kapwa niya Pilipino. Tapos sasabihin niyo, mamamatay tao si FEM Sr.? O sino ang tunay na mamamatay tao? Base dito sa sinabi ng Department of National Defense. The death of Joma Sison is but a symbol of the crumbling hierarchy of the CPP, NPA, NDF, no? Which he founded to violently put himself in power. The word violently, ayan po ang sabi ng Department of National Defense. Eto pa, the DND said Sison's death also deprived the Filipino people of the opportunity to bring this fugitive to justice under the country's law. Kita nyo yan? Na-deprive po ang mga Pilipino. Tulad ng sinabi ko, ilang libo na kababayan nating Pilipino ang isinakripisyo niya para lang sa laban niyang pangsarili at maling ideolohiya. At tinanggap siya ng bansang Netherlands, tandaan ninyo. So nasaan ang katarungan? Nasaan ang tulong na ginawa ng the Netherlands at binuhay nila ang taong yan? Umabot pa ng 80, 83 pa nga. Napakaswerte. Di po ba? Anong gagawin natin? Makikidalamhati kami sa inyo? Dahil sa kanyang kamatayan? Hindi. Re-rejoice kami. Dahil one of the axes of evil sa Pilipinas, nakipagkita na sa kanyang amo at sa kanyang mga kasamahan. Di po ba? Ato pa ang sabi ng DND. Sison was responsible for the deaths of thousands of our countrymen. Correct.
innocent civilians, soldiers, police, child and youth combatants died because of his bidding. Tama. Kung yung sinisisi nyo, na sinasabi nyong maraming biktima ng martial law, ilang libo, ganun din po si Sison. Sabihin nyo, siya ba ang pumatay? O, si FEM ba? Siya rin ba ang pumatay? O, di ba? O, nasaan ang fairness? O, ayan, namnamin nyo ang sinabi ng DND. Ito katotohanan. Yung mga naniniwala pa dyan sa mga CPP, MPA, NDF, eh, bahala kayo sa buhay nyo. Tutugisin talaga kayo ng AFP at ng National Defense. Wala na kayong puwang sa aming bansang Pilipinas. Sumuko na lang kayo kung ayaw nyong maging pataba at pagkain ng mga bulate. Yun po yun. Uulitin ko, mas marami po ang nagbubunyi kaysa magbigay ng pagdadalamhati sa pagkamatay ng animal na ito. Pero yun nyo, violently put himself in power. Ibig sabihin, marami siyang itinumba mismong siya. At marami pong mga kadre, original kadres, na magpapatunay niyan. Kaya kayong naniniwala pa sa ideology nitong si Joma Sison, magising po kayo. Ayaw pong tanggapin ng mayoryang Pilipino ang ideolohiya na yan. Ayaw nila ng kaharasan. Ayaw nila ng katarantaduhan. Gusto nilang mamuhay ng mapayapa at matiwasay. Di po ba? With this development, the DND is calling on the few remaining believers of Sison who are unwittingly turned themselves into the arms, into the enemy of the people and are still blinded by the disease, duplicitous and failed promise. Tama. To turn their backs on the violent and false ideology of the CPP, NPA, NDF. Pareho po kami sentimiento nitong DND. 5 decades of brutal and bloody aggressions against the state and the Filipino people had led to nothing but destruction and strife for thousands of Filipinos. A new era without Jose Maria Sison dawns for the Philippines and we will be all be better for it. The greatest stumbling block of peace for the Philippines is gone. Let us now give peace a chance. Correct. Kayo dyan, na miyembro ng CPP, MPA, NDF, bumaba na po kayo. Ang totoo nating kalaban ay ang kahirapan. Dulot ng inyong maling ideolohiya. Bumaba na po kayo. Wala na yung leader nyo. Huwag nyo nang sundan pa yan dun sa kanyang amo. Magbagong buhay na pa kayo. Sa bagay, namatay yan, si Joma, mayroong papalit-papalit dyan. At ang pinakamatindi dyan, mga kababayan, si Juan Ponce Enrile, buhay pa rin. Siya lang po ang sakalam. Biruin nyo, lahat ng mga kasamahan nila sa politika noon, kakampi o kaaway, yumauna. No? Tanging siya, si JPE at si Madam Imelda Marcos ang still standing. Kaya sa'yo, Joma Sison, bahala ka dyan sa poder ng iyong among si Taning. Hindi po ako magbibigay ng condolence sa'yo bagkos ako pa ay natutuwa. Kayo po, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa pagpanaw ng isa sa mga evil sa ating bansa na si Jose Maria Sison? Comment down below and I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.